Recently, Philippines hosted an important event across Southeast Asian nation. And it all happened here at this athletic stadium. The only athletics facility that has a Class 1 certification given by the International Association of Athletics Federation. Yes, it's the new Clark City at Capastarlac. This is a 9,500-hectare sports complex that was built basically with organic lahar. And the stadium alone has 20,000 seating capacity with a 9-lane world-class track. This one naman is a 2,000-seater aquatic center. Sa designs pa lang, talagang feel na feel mo ang culture ng Filipino. See the roof? Inspired by Capiz shells na alam naman nating mula pa noon ay ginagamit na sa mga old houses sa Pilipinas. Silipin naman natin yung loob. Wow! Diba? Mukhang weave pattern ng baklad o fishnet? Minsan talaga, kailangan ding maglibot ng mag-isa at walang asut na kasama. Just kidding! Absent yung partner ko eh. Nagtataka kayo na kulang daldal ng daldal dito, di ba? Well, kasama ko naman kayo. Kaya same fun and excitement pa rin ang trip natin ngayong weekend na to. Dahil medyo social tayo, may pa-drone para makita ang bird's eye view ng athletic stadium na depiction naman ng Pinatubo Crater. Oh, ha? From a depiction to the true crater, abangan at atin na yung pupuntahan. Ng Metro Manila, may buses na sa Quezon City papunta directly sa Tarlac. Mag-ready lang ng 170 to 180 pesos fare papunta. At presto, makakarating ka na sa destination. Kung by group or barkada naman at maraming sasama, mas advisable na mag-rent na lang ng taxi o ng private vehicle dahil sa less than 2,000 pesos ay makakarating na in less than 2 hours. Start na natin ang trip? Just relax as we drive you up to the beautiful crater created by a natural disaster. Setting our GPS. If you wanted a tour to Mount Pinatubo Crater, he's the one to call. MG Celestino Travel and Tours po. Wait, wait. Yes po. Ano ulit, sir? Your name is? Michael Galang Celestino po. Sir Michael, ano ba ang tour package na meron tayo dito sa Capastarlac? Pwede po tayong mag-offer ng Mount Pinatubo Tours po, sir. Sir talaga? Mukha ata akong lalaki. Back to you, Sir Michael. Extreme rides, meron ba? 4x4 rides po, sir. Sir na naman! Ay! Babae ka ba? Babae po ako. Mali ka dyan sa inaakala mo. Kung gusto niyo din pong mag-tour with van transfer, meron din po kaming ino-offer from Manila po. Ano raw? Kuya, kumain ka na ba? O siya, sige, tayo yung mag-briefing para handang-handa tayo sa trekking natin. Ilang oras na lakaran ba tayo, Sir Michael? Okay na po. Dapat po, 4 a.m. nandito na po tayo sa jump-off ng Pinatubo, Santa Julia na Capastarlac.
Dapat pala talagang maagang bumiyahe, lalo na kung manggagaling pa tayo sa town proper ng Capas. Kailangan din natin na umarkila ng tricycle para paybayin ang 25 kilometers papunta rito. Buti na lang may nakasalubong ako kanina. Alam ko, may-ari siya ng homestay dito eh. Ayun, si nanay! Ako si Adela Castañeda, ang may bahay dito. Ako po, walang bahay dito. Pwede po makitira? Ano nga po name ng homestay nyo, Ma'am Adele? Ano sir, yung Mama Adele. Sir pa rin! Maniniwala na akong mukha akong lalaki. Sige nanay, ulitin na lang natin. Ready? 3, 2, 1, action! Ako si Adela Castañeda. Anong tao? Don't be shy! Take 3! Ako si Adela Castañeda, may-ari ng bahay Mama Dels dito sa Santa Juliana. Yay! Punta kayo ng Mount Pinatubo. Dito kayo didiretso kay Mama Del. May homestay na simple. Walang aircon, electric fan. Pero masaya. May pagkain na masarap. Kaya inaanyayahan ko po kayo. Excuse me. Masarap naman kasi talaga ng mga pagkain eh. Itong kwarto na to, 1,500 lang bawat room per night. At bawat kwarto, pwedeng tulugan ng tatlong tao. Meron pang kasamang almusal bago umakyat ng Mount Pinatubo. Busog na, tulog na! Sleep well everyone, cause there's a big day ahead. Almusal na! We need to fill our tummies cause we're gonna burn fuel today. I did some research din. Siyempre, go places smartly tayo, diba? 2001 daw nang pasimulang i-develop at gawing trekking site ang daan patungo sa Mount Pinatubo Crater. So that is 10 years mula nung 1991, the year Mount Pinatubo erupted. Sabi ni Google. Kasi ako buhay nun eh. Generation Z, you know. Kidding aside, Mount Pinatubo eruption was considered as a devastating disaster na naranasan ng bansa noon, lalo na sa mga lugar na nakapalibot sa bulkan. Ba't tayong mga Pilipino dumadaloy sa blood vessels natin ng positivity? We turn everything to a positive one. Saan nga tayo kilala, di ba? Kaya with the initiative of the local government, the disaster turns out to be a tourist destination. Kinapitalize natin ito, ang pagputok ng Pinatubo, nagkaroon ng magandang crater, binuksan natin ng turismo, pinag-trek natin ng mga tao, sinubukan natin i-develop ang crater at ang kalsadang papuntang Pinatubo na develop natin, nakapag-ikayat tayo ng libu-libong mga turista, both local at international. Trahedya noon, turismo ngayon. Ayan na! We're going trekking! Woohoo! Di naman ako excited, no? Dali, dali! Register na tayo! Sa halagang 3,000 pesos, may rented 4x4 na, na good for 5 persons. Dagdagan na lang ng 500 pesos para sa ating tour guide. May table din para sa tourism fee para sa bayan ng Capas at Butolan, Zambales. Geographically located kasi ang Mount Pinatubo between these two towns, kaya ganun. Guys, huwag din pala kayong mabibigla kung may mga uniformed personnel tayong makakasalubong o kakita dito sa vicinity ng Santa Juliana. They are here to maintain peace and order sa lugar na to. Approximately 1 hour and 45 minutes ang biyahe from Santa Juliana Satellite Tourism Office to jump off. This is
is the Crow Valley Bombing and Gunnery Range, ang popular na tawag dito. This 42-mile facility, which is now used as a practicing facility ng Philippine Air Force. Sa unang tingin, mukha siyang desert. No doubt, bakit mas magandang pumunta dito sa mga buwan ng October to February kasi di masyadong maalikabok sa ganong season. Tawag nila dito. Dito na tayo bababa kasi di na pwedeng umakyat pa yung sasakyan eh. Mas makipot at rough na kasi masyado ang dadaanan. Ito na, lalakad na! It's more than an hour na lakaran pero baka pag ako, baka pwede ng 3 hours. Need to be early para di tayo mangitim. Sayang papaya soup eh. Na baon kong tubig. Ayun! May tindahan naman pala dito eh. May snacks at maiinom. May pa-souvenir pa. The appearance of this crater really amazes me. Alam mo, hindi siya mukhang na-form lang from a disaster eh. Alam mo yun, you'll see na parang finorm siya delicately. This really proves that there is someone mighty created the world where people fit perfectly to live in. Subukan naman natin ang adventure na magmaneho ng ATV o all-terrain vehicle. Tara! Palalagpasin ba natin yan? Game! For ATV Adventures, we have this guy. Yung trail namin po, may Pinatubo Trail, may 4 hours po aming Aita Village Trail,
And then Tambo Lake po, 2 hours. And yung short trail namin, ito po, yung San Marcos Lake po. And then yung Aita Village po, yung pure Filipino po siya. Yung sinaunang talagang tao na nandito na. And yung Tambo Lake po, dati po siyang rice field, tsaka manggaan, tsaka village din po, na nalubog ng tubig katulad po nito. And then yung short trail namin po, yung Lar Trail, yun po, sightseeing lang po siya, yung wala po siyang destination. Ano pa ba ang ibang activities na pupuntahan natin? Pwede po tayong maligo doon tsaka mag-fishing po. Wow! Fishing? So, mostly mga tupik tabang na isda ang mauhuli doon, di ba, Sir Michael? Tilapia po, kito, dalag. Punta na po dito sa Kapas ATV, mag-rides na po. From fishing to farming, meron dito niyan. Sulit na sulit talaga ang nature encounter. Here at Kapas, we'll also find a place to stay na makaka-experience din tayo ng farm living. Located lang sila dito sa EDL Drive, Barangay Dolores, Kapas, Tarlac. Oh, andito na tayo! Makapagtanong nga, Sir, ano pong ibig sabihin ng EDL? EDL is the abbreviation of the name of the owner, which is Dr. Eulalio D. Lorenzo. And at the same time, EDL stands for Estancia de Lorenzo. Sorry, nakalimutan kong itanong name mo, sir. My name is Daniel Klein M. Torres and I am the marketing officer. Sakto pala na pagtanungan ko ah. Sir Daniel, ano ang pinagkaiba nyo sa mga hotels and resorts na usually nakikita? This is not just a hotel, and at the same time, this is not just a resort, but a serene place. Here, talagang makikita mo ang farm life and farm living na inaasam natin ngayon ulit, yung provincial life. Yes, yun ang mapagmamalaki natin dito sa EDL Agritourism, EDL Farmhouse. 2017 lang pala nag-open for public to, pero tok agad sa mga turista at bakasyonista. Ano bang sekreto? Ang edge namin sa iba naming competitions is our farm tour. Kung tatanungin ko po kayo kung saan nang galing yung Peking Ducks, alam ko po yung sasagot nyo is China. Pero yung nag-originate po na yung Peking Ducks talaga is from France. Yung mga Peking Ducks po namin galing France, remote France. Ito po yung papaya. Ayan po, ito po yung papaya na daan. Kung napansin nyo po is wala pong amoy kahit nasa piggery na tayo. It's because po sa deep bed system. Yung deep bed system po, ibig sabihin, yung baboy, pag binigyan mo ng konting space, magbababoy talaga siya. Pero kung yung baboy, binigyan mo ng designated space, kung saan siya matutulog, kung saan siya magsi-CR, and kung saan siya maliligo, alam niya kung saan siya lulugar. Yung mga yan po is for, specifically for dairy type po, dairy. Pang gatas talaga. So yung bagong panganak na baka po, pwede po siyang mag-produce up to 16 liters of milk. That's why maraming pumupunta dito because they want to experience, lalo na sa youth, which is alam naman natin na hindi masyadong na-experience yun dahil alam mo naman ang Generation Z ay more on cellphones na, tablets. Nako, nako, sinabi mo pa, trend na talaga sa mga kabataan ngayon ang sobrang paggamit ng gadgets. At may nabasa ako ha, naglabas din ang World Health Organization ng new set of guidelines para sa paglimit o kaya naman ay pagtanggal ng screen time for children ages 0 to 5 years old. Research also affirms with Sir Daniel, kaya mas maganda talaga na may exposure sa mga ganitong activities di lang tayong adults, kundi younger generation. At syempre, pati na rin yung young at heart. Pwede na rin yung broken heart. Pero kung trip mong mag-unwind at magmuni-muni, it's the perfect place to be. Dahil sa murang rates nila dito, you'll be one with nature. Ang ating rates for our hotel and resort is, ang ating regular rooms is a 249 lang. And then ang ating standard rooms ay nasa 2599. It comes with a complimentary breakfast for two, and at the same time, the use of amenities.
bilis lumipas ng araw pag talagang nag-e-enjoy ka. Dapat talagang everyday, i-enjoy natin because everyday is a gift from God. Nakakatuwa lang talaga. How nature made these wonderful transformation na ngayon ay tourist attraction na. See? Sulit talaga itong DIY natin. To total our expenses, from CAPA's Tourism Satellite Office located at Barangay Santa Juliana, we paid these. For Pinatubo trekking alone, 3,000 pesos per 4x4 unit na pwedeng magsakay ng hanggang 5 tao. 500 pesos naman for the tour guide, and we also paid for tourism fees. Pwede rin mag-add ng extreme activities only for 1,950 pesos. Hanapin ang MG Celestino Travel and Tours ni Sir Mike. Nagstay din tayo sa Mamadel Homestay na 1,500 lang per room of 3 persons, kasama pa yung food na masarap talaga. Plus, nakakaibang experience din ang agritourism as low as 2,500 pesos. Di boring ang trip kung may kasama. Kaya para di maka-absent sa ating mga trips, mag-subscribe sa ating mga official social media pages. Until our next trip, joiners, our call time is every 10 a.m. We'll surely go places smartly at Trip Ko To. Bum, bum, bum.